Mga kababayan, nanalo na nga si Pangulong Bongbong Marcos na palaking kalamangan at tayo bilang mga Pilipino ay sumuporta sa layuning unity. Subalit, ano nga ba ang nangyayari? Ano ba ang minana ni Pangulong Bongbong Marcos mula kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Sa loob ng 6 na buwan na bilang Pangulo ng Pilipinas, ano na ang development ng mga programa ni PBBM para sa Pilipinas? Ano nga ba ang napakalaking responsibilidad ng 31 million votes ni PBBM sa ating bansa? Kumusta ang inyong expectations? Nais lang nating maging patas kung ano ang inyong tunay na saloobin. Para sa akin, it is a work in progress. Narito ang buong analysis at research inquiry na pamagat na Transition, the overwhelming responsibility that came with Bongbong Marcos' 31 million votes. Sulat ito ni Kurt De La Peña, content researcher, writer. Sinulat niya ito noong December 23, 2022. Disclaimer lang po, medyo mahaba po ang article na ito kaya kayo na po ang maghusga kung ano ang mga puntong nais iparating ng artikulong ito. Nang magsasara ang halala noong May 9, 2022, PBBM na yan, it's PBBM for sure, ang damdaming umugong sa halos lahat ng rehiyon sa bansa, lalo na sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone at Central Visayas. Ang 31,629,783 votes na natanggap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ang pagtatapos ng mga survey na may kinalaman sa halalan kung saan napanatili niya ang malawakang panguna mula noong nakaraang taon. Batay sa datos ng Pulse Asia, nakakuha si Pangulong Bongbong Marcos ng 53% preference rate noong December 2021, 60% bawat isa noong January at February 2022, at 56% bawat isa noong March at April 2022. Ito, kahit pagbabalik tanaw, ang yumaong pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. na naging punong ehekutibo sa loob ng mahigit sa 20 years ay pinatalsik ng walang dugong revolusyon ng mga Pilipino noong 1986 na tumama sa isang gobyernong nabahira ng katiwalian at mga paglabag sa karapatan. Kaya paano nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos makalipas ang 36 na taon na makakuha ng 61.47% electoral mandate? Nagsimula lahat sa pangakong ibabalik ang isang nagkakaisang pamumuno, isang bagay na nagpasigla sa milyong-milyong Pilipino na tumayo sa likuran niya, ang pinaniniwalaan nilang pinakaangkop para sa pagkapangulo. Si Pangulong Bongbong Marcos ay nagdeklara ng kanyang bid para sa Malacañang noong nakaraang taon, 2020, October 5, 2021, laban sa 7 kandidato sa pagkapangulo, kabilang ang noy Vice President na si Lenny Robredo. Natalo siya sa kanyang Vice Presidential bid noong 2016, ngunit sa taong ito, nakatanggap siya ng napakalaking suporta, dahilan upang manalo siya ng may malaking pangunguna na 16,591,136 votes laban sa kanyang pinakamalapit na kalibal si Robredo na nakatanggap ng 15,035,773 votes. Gaya ng idiniin ni Dr. Froilan Kalilong, isang profesor ng Agam sa Pampolitika sa Universidad ng Santo Tomas, nakuha si PBBM ng 31,629,783 votes noong May 2022 elections dahil sa kanyang simpleng mensahe ng pagkakaisa. Sinabi niya sa PTV4 na pinamamalaan ng estado na ang mga Pilipino ay nakaramdam ng sakit at pagod sa pagkakabahabahagi na nagbigay kahulugan sa politika sa Pilipinas sa loob ng napakatagal na panahon. At sa gitna nito, ang mensahe ng pagkakaisa mula kay Pangulong Bongbong Marcos ay dumating. Ngunit kinaharap ng mga alalahanin ang kanyang pangako, sapat na ba ito lalo na para sa isang bansang gumagaling pa rin mula sa mga kinahinat na ng isa sa pinakamalupit na COVID-19 lockdown sa mundo na tumagal ng 2 taon. Kaya nang iginiit ni PBBM, ang kailangan nating gawin ay mahirap. Maraming bagay ang kailangan nating gawin, ngunit sa tulong ninyo kung tayo ay magkakaisa, ang pangarap na mapabuti ang buhay ng mga Pilipino ay magiging isang katotohanan. Si Sol Iglesias, isang assistant professor sa Department of Political Science sa University of the Philippines, itinuturo gayunpaman na ang simpleng mensahe ng pagkakaisa ay dapat tingtingnan alinsunod sa kanyang diskarte sa kampanya ng pag-iwas sa debate. Sinabi ng think tank na Ibon Foundation na ang problema tulad ng kawalan ng trabaho at inflation ay sumasalamin sa lumalang estado kung saan iniwan ng Administrasyon Duterte ang ekonomiya at kung saan dapat seryosong tugunan ng gobyernong Marcos. Sa pagbabalik tanaw, ang natitirang utang ng gobyerno ay umabot sa 12.79 trillion pesos na marka noong June 2022 kung saan ang lokal na utang at dayuhang utang ay umabot sa 8.77 trillion pesos, 68.5% at 4.02 trillion pesos o 31.5% ayon sa pagkakabanggit. Ngayon din, noong Mayo na nang ipinahayag ng Philippine Statistics Authority o PSA na 2.93 million Pilipino ang walang trabaho, mas mataas sa 2.76 million Pilipino
Pilipino na walang trabaho noong Abril. Gaya ng diniin ng Ibon Foundation ang nasabing data ng PSA, nagpapahiwatig na ang Pinas ang may pinakamasamang unemployment rate sa Southeast Asia na itinuturo sa 6% ay mas mataas kaysa sa 5.8% ng Indonesia at 3.9% ng Malaysia. Pagkatapos, ang inflation rate ay pumalo rin sa 6.1% noong June, ang pinakamataas mula noong krisis sa bigas noong October 2018, nang readout ay 6.9%. Sinabi ng PSA na idiniin na ang halaga ng piso ay bumagsak sa 0.87 pesos, ang pinakamababa noon. Sinabi ng Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas si Felipe Medalla na ang consumer prices ay sa lahat ng posibilidad ay lalampas sa target ng gobyerno ngayong taon at abuti ng maraming buwan upang lumubog pabalik sa antas na itinuturing na mapapamahalaan at kaaya-aya para sa paglago ng ekonomiya. Pinakamahirap na tinamaan ang mga mahirap, sabi ng Ibon Foundation. Gaya ng isinuwalat noon ng Social Weather Stations, at 12.2 milyon na sambayan ng Pilipino ang nakaramdam ng mahirap sa ikalawang quarter ng 2022, mas mataas kaysa sa 10.9 milyon kabahayan na nag-consider sa kanilang sarili na mahirap noong unang quarter. Sinabi ng SWS sa 12.2 milyong kabahayan, 48% ay mahirap habang 31% ay borderline poor, na siyang linyang naghahati sa poor at not poor. Tinuring ng mga 21% ang kanilang sarili na hindi mahirap. Gayun din, ang survey noong June 26 hanggang 29 sa Involuntary Hunger, ang pinakahuli sa Duterte administration ay nagpakita sa 11.6% ng Filipino households o 2.9 million ang nakaranas na magutom at walang makain kahit isang beses. Habang ang nasabing hunger rate ay 0.6 points sa ibaba ng 12.2% noong unang quarter ng 2022, mas mataas pa rin ito ng 1.6 points kaya sa 10% noong third quarter ng 2021 at 2.3 points na mas mataas kaysa sa pre-COVID yearly average na 9.3%. Ngunit nakahinga na maluwag si Pangulong Bongbong Marcos na naiproklama na noon bilang nanalo sa halalan dahil sinabi ng PSA na ang gross domestic product o GDP ay lumago sa 8.3% noong unang quarter ng 2022. Ito ay isang makabuluhang pagbabalik mula sa 3.8% na pag-urong sa parehong panahon noong nakaraan taon na napasan natin ang pre-pandemic gross domestic product level, sabi ng economic managers ni Pangulong Duterte. Gayunpaman, ang paglago ng GDP ay bumagal sa 7.5% sa ikalawang quarter dahil ang pagtaas ng inflation ay tumitimbang sa paggasta ng mga mamimili, kasama ang PSA na nagsasabi na ang rate ng paglago ay mas mabagal kaysa sa 12.1% noong nakaraang taon. Sa kabila ng paghina, sinabi ng National Economic and Development Authority, NEDA, na optimistiko pa rin na matutugunan ang ekonomiya ang mga target na paglago nito ngayong taon kahit na may epekto ng inflationary pressure, limitadong espasyo sa pananalapi at pagbagal ng demand. Sinabi ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisangan na domestic consumption at investment sa demand side, gayon din ang services sector sa supply side ang nagpapasulong sa ekonomiya. Ang pinakuling data ay nagpapakita sa atin na ang pagkonsumo ng sambahayan ay nag-aambag ng isang makabuluang 85% na paglago ng ekonomiya sa pagpanig ng demand, habang ang sektor ng serbisyo ay nag-aambag ng humigit kumulang 67% sa paglago sa panig ng supply. Ang parehong mga bahagi niya ay lumago ng mas mabilis kaysa sa pangkalahatang ekonomiya na nagpapahiwatig na ang kanilang mga bahagi sa GDP ay naasang tataas, pahabang ang gross fixed capital formation investment ay nagpapakita rin ng matataga na pagganap. Ngunit noong June 2022, sinabi ng Ibon Foundation na habang sinasabi ng gobyerno na ekonomiya ay patungo sa pagbangon, ang mahigit 1 milyong pagbaba ng mga Pilipinong nagtatrabaho, lalo na noong Abril, ay sumasalamin sa isang stumbling na pagbangon na ekonomiya. Ang krisis sa trabaho at inflation ay lumala dahil sa kakulangan ng mga sektor ng produksyon na makapagbibigay ng matatag na trabaho at kita at maghatid ng mga kinakailangan para sa pamansang kaunlaran, sabi ng Ibon Foundation. Binigyang diin nito ang kamakailang hyped na mabilis na paglago ay malinaw na hindi lumilikha ng sapat ng mga trabaho at mga walang trabaho na paglago mula bago ang pandemya ay muling iginiit ang sarili nito sa mas masamang paraan pagkatapos ng malupit at napakahabang pag-lockdowns.
Hinarap din ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga hamon tungkol sa mga karapatan sa soberanya ng Pilipinas, kung saan sinabi ng Pulse Asia na 89% ng mga Pilipino ang naniniwala na dapat niyang igiit ang soberanya sa West Philippine Sea. Sinabi ng Pulse Asia na ito ay mahigpit na sinusuportahan ng lahat ng socio-economic classes sa lahat ng rehiyon, na may 95% mula sa Class ABC, 88% mula sa Class D at 91% mula sa Class E. 9% ang hindi tiyak sa kanilang pananaw, habang 1% lamang ang hindi sumang-ayon. Ito ay sumasalamin sa pag-anais ng mamayang Pilipino para sa bagong pamahalaan ay igiit ang ating mga karapatan batay sa ating arbitral na pagtagumpay noong 2016, sabi ni Professor Dindum Manhit, presidente ng Strat-based ADR Institute. Sa pagbabalik na sinabi ng pamansang lakas ng mamamalakay ng Pilipinas, isang grupo ng may isda na dapat talakay ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga plano para igiit ang mga karapatan sa soberanya sa West Philippine Sea, bigyang kapangyarihan ang produksyon ng lokal na pangisdaan at protektahan ang mga komunidad sa baybayin. Ito dahil si Pangulong Duterte sa kanyang 6 na taong pagkapangulo ay binatikos ng gusto sa kanyang patakaran sa pagsalakay ng China sa West Philippine Sea. Sa isang pagkakataon, inilarawan niya ang legal na tagumpay ng Pilipinas laban sa China bilang isang worthless piece of paper. Ang pilasong papel na iyon ay ang tagumpay ng Pilipinas noong July 12, 2016 sa Permanent Court of Arbitration, na nagpasya na ang Pilipinas ay may eksklusibong mga karapatan sa soberanya sa West Philippine Sea at ang 9-line invention ng China ay walang legal na batayan. Ang 6 na taong pamumuno ni Pangulong Duterte gaya ng idiniin ng mga aktivist ng karapatan ay nabahira ng mga pag-atake sa karapatan pantao, kabila ang walang tigil ng red tagging ng opisyal ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang kanyang digmaan laban sa mga reds na patuloy na tinatamaan dahil sa mga pangalim ng kasanayan, ang pagtag sa mga aktivista bilang mga rebelde ay nakita ng 442 na aktivista na napatay at 591 na aktivista ang inaresto mula noong July 1, 2016, ang unang araw ng 6 na taong pagkapangulo ni Pangulong Duterte. Gayon din, ang giyera ni Pangulong Duterte laban sa illegal na droga na nagpapatuloy sa buong panahon ng kanyang pagkapangulo ay kumitil sa buhay ng 6,252 na mga suspects sa droga noong May 2022. Ang mga pagkamatay na sinasabi ng grupo ng karapatan ay maaaring umabot sa 30,000. Sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency na bukod sa magisa 6,000 na nasawi, 345,216 na suspect ang naaresto sa 239,218 na kabuang operasyon ng droga na sinimula ng pulisya mula noong 2016. Samantala, 10,112 ng barangay ang hindi pa cleared sa illegal na droga, habang 25,361 ang naiproklama na cleared. Nasa 6,570 ng mga barangay ang tinaguri ang drug unaffected ng PDEA. Batay sa 48 pages na ulat na inilabas ng Commission on Human Rights, na pagpasyahan ang mga pulis na sangkot sa drug war ay napakita ng intent to kill at gumamit ng excessive force sa kanilang anti-illegal drug operations. Noon ang kampanya pa si Pangulong Bongbong Marcos, nakausap ng inquirer.net ang ilan sa mga loyalist ng angkan, kabilang ang 71 years old na si Saturnino Velasco, na iginiit na si BBM ang tanging karapat-dapat sa pagkapangulo. Ito kahit na ang 20 taong pamumuno ng yumaong Ferdinand Marcos Sr. na kinabibilangan ng 9 na taong panahon ng batas militar ay itinuturing na isa sa pinakamadilim na taon sa kasaysayan ng Pilipinas. Gaya ng sinabi ng Amnesty International, ang mga taon ng martial law ay naglabas ng isang alon ng mga krimen sa ilalim ng international na batas at matinding paglabag sa karapatan ng tao, kabilang ang libo-libong taon na arbitraryong inaresto at kinulong, pinahirapan, sipilitang nawala at pinatay. Ngunit sinabi ng Executive Director ng Pulse Asia na si Ana Tabunda na malinaw na nakuha niya ang imahinasyon ng isang magandang porsyento ng ating mga botante na idiniin na siya ay mayroon ding higit sa sapat na mga mapagkukunan upang mapanatili ang kanyang presensya sa social media, kanyang mga caravan, kanyang kampanya. Dagdag pa, ang kanyang pangalan, siyempre ang pakikipag-ugnayan sa kanyang ama ay talagang nakinabang sa kanya mula doon. Sinabi niya sa ANC na ilabas ang survey ng February 18, 2022 hanggang 23 na nagbunga ng 60% preference rate para kay BBM. Si Robredo, ang kanyang pinakamalapit na karibal, ay nakatanggap lamang ng preference rate na 20% noong December 2021, 16% noong January 2022, 15% noong February 2022, 24% noong March 2022 at 23% noong April 2022. Sinabi ng Pulse Asia ng iba pang mga kandidato sa pagkapangulo tulad ni Pacquiao, Moreno at Lacson ay nakatanggap lamang ng single digit preference rates mula noong nakaraang taon, 2% mula hanggang 10%. Sa lamang araw na natitira bago ang halalan noong May 9, sinabi ni Tabunda na kumbinsido ang Pulse Asia na karamihan sa 65 million registered voters ay nakapagpasya na kung sino ang iboboto bilang susunod na pangulo. Sinabi ni Tabunda sa istasyon ng radyo DZRH na naniniwala siya ng
resulta ng survey noong April 16 hanggang 21 ay maaari ding maging resulta sa halalan noong May 9. Ang iba ay talagang mahihirapang makayanan ang karera. Batay sa opisyal na resulta mula sa National Board of Canvassers, si PBBM ay nanalo sa pamamagitan ng landslide na may 31,629,783 votes, habang si Narobredo, Pacquiao, Moreno at Lacson ay nabudol sa 15,035,770 votes, 3,663,113 votes, 1,933,909 votes at 37,599 votes. Gayon ay pinunto ni Maria L. Atienza, isang profesor sa Agang Pampolitika sa UP, ang pagkahalal ni BBM ay maaaring nakakagulat para sa mga tagalabas. Ngunit kung titingnan natin ang mga uso sa politika ng Pilipinas, sinimulan niya ang kampanya na may maraming mga pakinabang. Sinabi niya na habang si BBM ay may hindi kaanong kahangahangan na background, umunad siya sa isang kapaligiran kung saan mahina ang mga partidong pampolitika. Hindi seryosong sinuri ang mga programa ng partido at nangingibabaw ang mga angkan at kayamanan sa politika. Sinabi ni Atienza sa Inquirer dati na si BBM ay umunlad din sa isang kapaligiran kung saan ang mga personal na imahe ay mas nangingibabaw kaysa sangkap. Ang fake news ay umunlad lalo na sa social media. Binigyan din niya na ang mga progresibong grupo at mga elite at pagkatapos ng ENSA at 1986 ay nabigo rin na palakasin ang mga demokratikong institusyon, pagpapalaga at kultura. Bumuo ng mga alternatibong programa at patakaran ng gobyerno. Gayun din na ang pagpapabuti ng buhay ng marami tao. Ang mga administrasyon pagkatapos ng 1986 ay nabigo na lutasin ang mga problema ng bansa, kabilang ang kahirapan at hindi pagkakamantay-pantay, na itinuturo na ang posisyon ay nabigong magkaisa at magpakita ng isang malakas na alternatibo sa piling politika, sabi ni Atienza. Bilang resulta, hindi nila nakumbinsi ang karamihan sa mga tao na katutubo na ang kanilang mga programa ay may kaugnayan sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil sa maraming krisis na nakalipas na ilang taon, mas naging vulnerable ang mga maraming sektor na pagbili ng boto at peking balita. Medyo huli sa laro ang multi-sectoral coalition sa likod ng kandidatura ni Robredo Aniya. Gayunpaman, binigyan din niya na ang multi-sectoral coalition ay maaaring mapangalagaan pagkatapos ng halalan noong May dahil sa maraming aral mula sa kampanya. Sinabi ni Iglesias sa Inquirer.net na si BBM ay bumangon sa kapangyarihan pagkatapos ng 6 na taon na matinding pagkasira ng demokrasya sa Pilipinas na may pangako ng pagpapatuloy sa halip na reforma. Matagal lang hinihintay ni BBM ang sandaling ito. Tiyak ang sinumang pangunahing kandidato, lalo na kapag nakita nilang posible ang kanilang tagumpay, ay magkakaroon ng plano para sa paglipat sa katungkulan, pag-assemble ng gabinete at pagtataguyod ng mga prioridad na patakaran. Ang kabagalan ay nagbibigay ng impresyon ng kawalan ng kahandaan, kawalan ng kakayahan na maakit ang kadalubhasaan sa serbisyo publiko, o marahil ay pagmamaliit sa malagim na sitwasyon na kinakaharap ng bansa, lalo ng epekto ng digmaang Russia-Ukraine sa ekonomiya at ang pangangailangang pamahalaan ang kasalukuyang yugto ng pandemya, sabi ni Iglesias. Samantala, sinabi ni Atienza, dahil mukhang nasa kanya na ang lahat ng mga pakinabang batay sa maraming butuhan, hindi talaga siya naghanda ng seryosong tugunan ang mga hamon ng bansa. Talagang nagtrabaho ito sa kanyang pabor na hindi igala ang proseso ng deliberasyon at kompetisyon sa electoral na pamamagitan ng hindi pagsali sa maraming pampublikong debate, din niya. Ang kanyang malabong mensahe ng pagkakaisa ng walang tiyak ng mga programa at pangako, kasama ang malaking mapagkukunan ng kanyang kampanya at ang malaking interes na sumuporta sa kanya ay nagpatuloy sa kanyang kampanya. Nang tanungin kung ano ang naging kalagayan ni BBM sa kanyang mga unang buwan bilang Pangulo, sinabi ni Iglesias na ang kanyang trabaho ay hindi kasing sama ng aking kinatatakutan, ngunit hindi kasing ganda ng inaasahan ng marami. Ang isang kamag-anak ng nalakas ng kasalukuyang administrasyon ay ang pagpayag na muli makisali sa mga prosesong pang-international, aniya, na binanggit bilang isang halimbawa kung paano si BBM ay mas mahusay, bagaman may depekto panindigan ng karapatang pantao kaysa kung ano ang kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pinayagan ni PBBM ang UN Special Rapporteur on Trafficking na suriin ang lokal na sitwasyon at ang mga eksperto ng United Nations sa extrajudicial killing, pati na rin ang freedom of expression ay bibisita sa lalong madaling panahon. Ito ay ang welcome signs pagkatapos ng puot Duterte, aniya. Para kay Atienza, walang gaano nagbago mula kay Duterte hanggang kay Marcos Jr. maliban sa
posibleng gawing visible muli ang Pilipinas sa mga diplomatikong regional at international na aktibidad at muling makipagtulungan sa mga kaalyado. Ayon paman, itinuro ni Iglesias na ang pagganap ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa pagsusuri ng UN Human Rights Council sa Geneva, particular na ang pagtanggi sa red tagging sa Pilipinas ay nakalulungkot. Kailangang itama ito ng gobyerno at harapin ang problema. Si dating Senator De Lima at iba pang mga bilanggong politikal ay nanatiling hindi makatarungang nakakulong. Bagamat malugod na tinatanggap ang paghatol sa nakaligtas na pumatay kina Carl Arnaiz at Reynaldo de Guzman, ang paghatol kasama ng mga pumatay kay Kian de los Santos ay ang mga eksepsyon din na nagpapatunay sa panuntunan. Impunity para sa libu-libong biktima na tinatawag na digmaan lamang sa droga, sabi niya. Bagamat idiniin niya na ang mataas na tensyong ibinigay ng gobyerno sa radio broadcaster na si Percy Mabasa ay malugod na tinanong. Tinanong niya ang iba pang mga mamamahayag, lalo na ang mga nasa labas ng Manila, na ang mga pagpatay ay naghihintay ng hustisya. Gaya ng idiniin na Tienza, isa sa mga lakas ni Pangulong Bongbong Marcos sa ngayon ay ang publiko. Maraming politiko, elite at pamilyang politiko ang lumalabas na patuloy na nakatayo sa likuran niya. Ipaniliwanag niya na sa kawalan ng malakas na partido at programang pampolitika, ang mayroon tayo ay isang malaking koalisyon sa likod niya na may iba't ibang interes. Pwede itong masira anumang oras, sabi ni Atienza. Dahil dito, dapat unay ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkuha ng mga taong may kakayahang tumulong sa kanya sa pamamahala. Gayunpaman, sa ngayon, ang gabinete ay hindi pa kumpleto. Sinabi ni Iglesias na nabigo ang Pangulo na magtalaga ng isang kalihim ng kalusugan habang kinuha niya ang portfolio ng agrikultura na naging gulo sa simula at lumalaki ang isang koro ng mga boses na dapat niyang italaga ang isang tao na papalit. Para kay Tienza, si PBBM ay dapat na tunay na magsikap na tuparin ang kanyang pangako ng pagkakaisa para sa lahat ng Pilipino sa pamamagitan ng pagiging mas inklusibo sa paggawa ng desisyon at pagpapatupad.